Okay guys, dito tayo ngayon sa mga beach ng Port Dickson at ayan, nakikita nyo yung beach sa likuran. Napakatahimik na po niyan. Ayan. Ayan, wala nang ano, madumi na. Dahil nga wala nang mga nag-aasikaso sa beach na yan. Kaya hindi lang yan yung ibang ipapakita ko mamaya guys, yung ibang beach din ng Port Dickson na napuntahan ko, na dating busy ngayon ay talagang parang ghost beach na dito sa Port Dickson. Okay guys, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Pantay Chairman na malapit sa tinitirahan ko. So ito likod lang ng Blue Lagoon. So mamaya ipapakita ko rin yung beach ng Blue Lagoon, kung ano na ang mga nangyayari at ano nang itsura ng Blue Lagoon ngayon. So yung hotel na yan, yan yung hotel dati na laging busy. So ngayon nagsara na dahil nga sa pandemic. Saka ito yung lugar na to, kung nakikita nyo, ayan, madamo na. Saka yung mga maliliit na mga restaurant nagsara dahil sa pandemic. So yan po ang epekto ng pandemic dito sa amin. Lalong apektado yung katulad namin ng mga nagtatrabaho sa hotel dahil nga walang mga turista na dumarating dahil nga sarado ang border ng lahat ng state dito. So bawal lumabas, bawal mag-travel. So syempre yung mga hotel naman nagsasara. So kung nakikita nyo, wala nang maintenance yung mga beaches dito sa tabi-tabi ng mga hotel. So gaya nga ng sinabi ko kanina guys, na yung Pantay Chairman ay likod lang ng Pantay Blue Lagoon, yung Blue Lagoon Beach nila. So ito na ngayon ang Blue Lagoon. So kung nakikita nyo na medyo madumi na, ayan, wala na gaanong tao, wala talagang tao, walang katao-tao during pandemic dito ngayon kasi nga lockdown. Ayan, nakikita nyo guys, mga kayak boat yan, dati pinaparentahan nila dito yan as part of sport activities ng Blue Lagoon. So ayan, walang katao-tao dito ngayon, takot minsan kasi nga nasa liblib na lugar to. Samantalang dati ito ay punong-puno lagi ng mga sasakyan. Kaya medyo happy-happy ang lugar na to. Tsaka yung mga apartment na yan, dati punong-puno lagi yan. Ngayon sarado na rin yan dahil nga wala nga ang mga guests, wala mga turistang pumapasok. So ito yung lugar ng Blue Lagoon. Ayan yung building na yan, yan yung restaurant dito sa tabing dagat. So ngayon wala rin, sarado din yan. Yung nakakalungkot lang talaga isipin na talagang yung pandemic dito sa Malaysia ay talagang ang laki ng epekto sa lahat ng kabuhayan at lalong-lalo na sa tourism industry dito. Lalong-lalo na sa amin na nagtatrabaho sa hotel, ay talagang ang laki epekto. Yung hotel namin nagsara, yung mga sahod namin kinakaltasan, yung mga benepisyo namin tinatanggal dahil nga sa pandemic. So ayan nga guys, kung nakikita nyo yung beach ng Blue Lagoon, ayan, medyo madumi na dahil nga wala na nagmi-maintain. Dahil siguro yung mga maintenance din dito, wala na rin trabaho ngayon dahil nga walang pampasweldo yung mga may-ari ng beach na to. Kaya yun nga, kung nakikita nyo, talagang laking pahirap ng COVID-19 na yan. Sana guys, pagdasal natin na matapos na ang pandemic na to. So ito naman yung beach ng Tilokimang. So partly ng Port Dickson, isa rin ito sa mga beach ng Port Dickson na binibisita. Mostly pag weekend, ang dami-daming tao dito. Kaya kasi nga malawak, malinis at marami siyang mga maliliit na restaurant sa tabi-tabi. Pero sa ngayon kung nakikita niyo, tahimik na tahimik din yung lugar, yung mga restaurant sa tabi ng dagat, sarado. Dahil nga siguro wala na rin pampasahod yung mga may-ari ng mga restaurant na to. Kasi nga walang mga dumadalaw ng mga turista ngayon dito sa Port Dickson.
Itong beach na to guys, ang ganda ng lugar na to, lalong-lalo na paghapon. Kasi yung sunset dito, makikita mo talaga yung pagbaba ng araw. Tsaka yung lugar na to, kahit na gabi, ang dami-dami pa rin tao. Kasi nga, dito sa Dilocumang Beach na to, marami siyang mga souvenir shop, marami siyang mga maliliit na restaurant. At saka yung mga paborito ng mga local Malaysian, yun ang hilig nila eh. Yung pag nag-outing sila, daladala nila yung buong pamilya, kumakain ng isang lamesa. Yun ang napapansin ko sa Malaysian, na every weekends talagang may family time sila. So ito naman guys yung beach din ng Port Dickson, na nasa malapit na to sa Port Dickson Town. Kaya yan, kung nakikita nyo, maganda rin yung beach niya. Dati malinis yan, walang kadamo-damo, white sand. Lahat yan guys, napakaganda nung beach na yan dati, nung wala pang pandemic. Kasi may nagmi-maintain nga dyan. So ayan, kung nakikita nyo, tahimik na ngayon. Walang katao-tao dahil nga sa bawal mag-interstate. Saka for your information dito, pag nahuli ka na nag-interstate ka o nagpa-unit ka sa SOP o protocol ng government dito, ang laki ng multa. Kaya lahat ng mga Malaysia dito talagang sumusunod talaga sila sa protocol. Kung hindi pwedeng lumabas, stay at home ka lang. Sana guys na gustuhan niyo yung video ko na to, at sana matapos na nga itong pandemic na to at makabisita naman kayo sa lugar na to one day after ng pandemic, lalong lalo na yung mga nandito sa Malaysia. Salamat guys!